kanyang kuyunin sa iyong pala dahil sa kaliitan, nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. Brothers and sisters, ito po ang mga salita ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Mag-ito ka nga, John. Makapapun na tayong lahat. Once again, magandang hapon. Mayong hapon sa inyong tanan, John. Good afternoon. Ngayong hapon, ang ating pag-uusapan ay ang topic na Great Things Come in Small Packages. Great Things Come in Small Packages. Mga dakilang bagay na nagmumula sa maliliit na lalagyan. Hindi ba kayo nagtataka sa Biblia na binasa natin ngayong hapon, bakit napasama yung apat na hayop na ito? Bakit nabanggit dito yung apat na hayop o insekto na ito? Siguro narinig ko yung pagbasa natin. Ano yung mga nabanggit dyan na isinama sa Biblia? Una, langgam. Pangalawa, kuneho. Pangatlo, balang. Pang-apat, butiki. Brothers and sisters, ang binasa natin, Bible. Pero bakit nandito ito? Bakit napasama itong apat na hayop, apat na insekto or insignificant na mga hayop sa mundo? Ako naniniwala, mga kapatid, walang isinama sa Bible na walang aral na gustong ituro ang Panginoon. Lahat ng nakasama sa Biblia, dapat na nandyan yan, meron si Lord gustong i-share sa atin ang katotohanan. Meron siyang gustong principle na ituro sa atin. Mga kapatid, kaya nga ginamit ko yung title na Great Things Comes in Small Packages. Mga dakilang bagay nang gagaling sa maliliit na lalagyan. Mga kapatid, ang apat na hayop o insekto na ito na binasa natin, hindi sila masyado nakakaago ng pansin. Hindi ito leon, hindi ito tigre, hindi ito tambuhalang isda, kundi isipin nyo, langgam, napakaliit, butiki, no, kuneho, at balang. Mga kapatid, alam nyo, itong nakita ko, ang Diyos mahilig siyang gumamit ng maliliit na bagay at hamak tingnan para gawin niyang dakila. Kaya minsan, hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na wala kang kwenta. Hindi mo pwedeng sabihin sa sarili mo na walang saysay ang buhay mo. Huwag mong i-underestimate yung sarili mo kahit maliit ka tingnan ng iyong kapwa, kahit minamaliit ka ng iyong kapwa, no? Mayroong immense value within you. Sa loob mo, mayroong dakilang bagay na ginagawa ang Diyos. Amen? So mga kapatid, again, ang Diyos mahilig gumamit ng mga bagay na maliliit at hamak na kung tingnan ng mundo, pero ginagawa niyang dakila. Tingnan niyo na lang, kahit sa mga ginamit ng Diyos, magsimula tayo kay Abraham. Si Abraham, alam natin, 90 years old, paog, no? Pero nung sabi ng Bible, naging father of many nations, naging ama ng maraming bansa, 90 years old, 99, nagkaanak pa rin siya. Hamak, pero ginawang dakila ng Diyos. Pumunta tayo kay Moises. Sino ba si Moises? Inampun lang, pinulot lang mula sa ilog, pero ginamit ng Diyos para makalaya ang kanyang bayan sa Ehipto. Pumunta tayo kay David. Sino ba si David? Isang lalaki na nag-aalaga ng mga tupa sa disyerto. Pero anong ginawa ng Diyos kay David? Ginawang pinakadakilang hari sa history ng Israel at ang hari na pinakamalapit sa puso ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, maliliit na tao sa paningin ng mundo, pero ginamit ng Diyos. Alam niyo, ang salita ng Diyos nagtuturo sa atin ng mga dakilang katotohanan mula sa mga maliliit na bagay. Tingnan niyo, even Jesus, Jesus was born in a small way. Hindi sa pinanganak sa palasyo. Hindi pinanganak siya sa isang magarang higaan. Saan pinanganak si Jesus? Pinanganak sa sapsapan, sa kulungan ng mga hayop. Tingnan niyo mga kapatid, kahit yung mga pinili niya, sino yung mga unang ginamit ni Jesus? The people chosen to carry his mission would still be considered small people. Sino ba mga ginamit ng Panginoon? Mga fishermen, mga tax collectors, mga sinners, mga unlearned, mga ignorant, mga kapatid, walang pinag-aralan, pero ginamit ng Diyos.
great things come in small packages, mga kapatid. Kaya nga sabi ko kanina, God has a way of putting immense value, mga kapatid, in something small. Ang Diyos may paraan siya para lagyan ng dakilang halaga ang isang bagay na maliit sa paningin ng mundo. Kaya mga kapatid, mababasa natin 1 Corinthians 1:27, pakinggan niyo hanggang verse 28. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya mga pangkaraniwang tao, mga hampas lupa at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalansaysay ang mga ikinikilala ng sanlibutan. Anong sabi ng ating binasa sa Proverbs 30:24-28? Pakinggan niyo yung una. Ang unang sentence sabi doon, four things on earth are small, yet they are extremely wise. Mga kapatid, the value of something does not depend upon its size. Ang halaga ng isang bagay, hindi yan nakabase sa kaniyang sukat, mga kapatid. Amen? May mga small pero terrible. Amen? May maliliit lang na tao, pero grabe ang kanilang nagagawa. Mga kapatid, sa ating binasa, actually, ang author ng binasa natin, ang sumulat dito si Agur. Si Agur, contemporary siya ni Solomon. Isang wise na tao. At dito, mga kapatid, nag-share siya ng apat na hayop na ating matututunan ngayong hapon. Four creatures, four insignificant animals na binanggit niya, mga kapatid. Pero nagtuturo sa atin ng four great principles for kingdom living. Handa na ba kayo, kapatid, mga kapatid? Number one, ang unang binanggit ni Agur dito sa Bible, alam nyo, walang sinulat sa Bible, gusto ko lang sabihin sa inyo, walang sinulat sa Bible na walang aral. Lahat ng sinulat sa Biblia, may aral na tinuturo ng Diyos. Ang unang binanggit dito na hayop or insekto ay ang ants. Langgam. Sa inyo ang langgam lumilipad. Pero sa Maynila ang langgam yung gumagapang. Ang langgam, umigas ba? Umigas? Mga kapatid, ang unang pinakita dito na hayop na walang kwenta sa paningin ng mundo na may tinuturo sa atin yung mga ants, yung mga umigas. Alam niyo po, anong tinuturo dito? Ang ants speaks of preparation. Sabi niya na, preparation. Ants speaks of preparations. Paghahanda. Ano ang langgam? Tingnan niyo. What he is not. Ang langgam, he is not strong. Hindi siya malakas. But he is wise. Ang langgam, hindi siya malakas, pero matalino siya. Bakit siya matalino? Wise because he plans ahead. Alam niya ang magplano. Alam nila ang magplano. Alam nila paano maghanda. Pakinig kayo. Maraming tao ang napapahamak dahil hindi sila marunong magplano. Hindi sila marunong maghanda. Amen? Ang tinuturo ng mga langgam ay preparations. Ants speaks of preparations. They are not strong, but they are wise. They are wise because they plan ahead. They plan ahead. Alam nilang magplano, alam nilang maghanda. Mga kapatid, hindi masamang paghahanda. Tinuro ni Jesus yan. Basahin natin. Luke 14:28-31. Ang sabi ng Panginoon, kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magpayo ng ore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para may pagtapos ang kanyang pagpapatayo? Verse 31, o sinong hari ang nakikipagdigmas sa kapwa-hari na hindi muna mauupo upang pag-aralan mabuti kung ang 10,000 kawal niya ang isa sa grupa sa kalaban na may 20,000 kawal? Nakita natin dito na si Jesus mismo ay nagtuturo ng paghahanda. Hindi yung bahala na bukas. Hindi yung bahala na. Amen, sabi ni Jesus,
Kung kayo'y nagbabalak magtayo ng tore, paghandaan ninyo. Dapat alam niyo mayroon kayong sufficient na pera para matapos niyo ang inyong plano. Yan ang tinuturo, mga kapatid, ng mga langgam sa atin. Be plan ahead. Amen? Hindi pipili yung bahala na, mga kapatid, yan ang mga langgam. Alam niyo ba, sa pag-aaral, ang ant brain has about 250,000 brain cells. Ang brain cells ng mga utak ng langgam ay nasa 250,000 ang brain cells nila. Pero ang human brain, alam niyo ba kung ilan? 10 million brain cells. So kailangan pa ng colony of 40,000 ng mga langgam para mapantayan ng mga langgam na 40,000 ang size ng brain ng tao. Pero what does the ant do with its little brain that we can learn from? Ano ba yung matututunan natin kahit sa maliit na utak na ito ng langgam? Anong matututunan natin sa kanila? Alam nyo, it prepares for a hard seasons. Ang mga langgam, nag-prepare sila for hard seasons. Naghahanda sila sa mas mahihirap na panahon. The ant knows just because it is summer now doesn't mean winter is not coming. Alam ng mga langgam, hindi dahil summer ngayon, wala ng winter. Amen? Alam ng mga langgam na kahit mainit ngayon, darating ang tag-ulan. Kaya ang ginagawa ng mga langgam, pag tag-init, wala silang ginagawa kundi mag-imbak, magtrabaho, lumakad, mag-work, mga kapatid. Di plan ahead. Nakikinig kayo? Tinan niyo si Joseph sa Bible. Naalala niyo bakit siya naging gobernador ng Ehipto? Nung makita niya sa vision niya na magkakaroon ng tagbutom ang Ehipto, anong ginawa niya? Di ba? Nag-ipon siya. Nagtayo siya ng mga kamalig. Nag-ipon siya ng lahat ng mga trigo sa Egypt. Nung nagkaroon na ng tagbutom, lahat ng mundo nagugutom, pero ang Ehipto, sobra-sobrang pagkain. Bakit? He plans ahead. Nag-plan si Joseph, mga kapatid. Alam nyo, maraming tao, kung anong meron sila kasi, gagamitin nila na hindi nila iniisip ang bukas. Yung ubus-ubus ba? Amen? Maraming tao ganun. Walang plano. Hindi natin ina-anticipate. Amen? Pero langgam hindi. Just because it is summer, it doesn't mean that winter will not come. Alam nila na kayo ngayon is summer, darating din ang winter, darating ang tag-ulan. Kaya habang summer, habang malakas tayo, habang may kakayanan tayo, gawin natin ang paghahanda para pag dumating na mahina tayo, pag dumating na may mga problema, meron tayong makukuha para harapin ang mahihirap na sitwasyon. Amen. Amen. For the ants, it is about forward thinking and acting. Not only forward thinking, but acting. Ang mga langgam, nag-a-anticipate sila. Advance ang kanilang isipan. Maliit lang yung brain cells nila, ha? 250,000 brain cells. Tayo, 10 million brain cells. Pero sila, nag-ahanda sila. Nag-a-anticipate sila. Nakikinig kayo, mga kapatid? Yan ang unang aray. So, why not change our attitude and adjust our thinking and put things in place for the future. Baguhin natin ang ating mindset. Baguhin natin ang pag-isip natin na hindi porket marami tayo ngayon, marami tayong nagagamit, ubus-ubus tayo. Dahil meron ako, 1 millionaire, hindi dapat ganun, mga kapatid. Dapat you plan ahead. Dapat marunong kang mag-anticipate for hard seasons. Yan ang inuturo ng mga langgam sa atin. Amen? We must be prepared. Prepared for what? For trials. Sabi ng Bible, John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world, you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Maging handa tayo sa mga pagsubok na darating. Kahit itong pandemic na ito, tingnan nyo, manunotis ninyo,
Yung pandemic, maraming nawalan ng trabaho, maraming nawalan ng negosyo, maraming naghihikahos, maraming nagwewelga. Pero sino yung mga hindi masyadong naapektuhan? Yung mga taong handa. Yung mga taong mayroong mindset na dapat tumingin sila ahead of time. Amen? Sino yung mga hindi masyadong naapektuhan? Yung may mga ipon. Yung mga tao na nag-prepare. Kasi ang mundo, alam niyo ba, punong-puno ito ng uncertainties, hindi mo alam, hindi ka sigurado. So habang malakas ka, habang may trabaho ka, habang may kakayanan ka, mag-ipon ka. Baka sabihin niyo, brother, contradict yan sa sinabi ng Bible, huwag ka mag-impok ng kayamanan sa lupa na nasisira ng kalawang at tinanakaw. Hindi yun. Alam niyo ang ibig sabihin doon sa context noon, yung sinabi ni Jesus, do not store up treasures on earth, while moth and rust will destroy. Ang context doon, yung hoarding, yung pagtatago para sa sarili. Pero hindi kasalanan yung maghanda. Hindi kasalanan yung mag-prepare. Kasi nag-prepare ka, hindi naman para sa sarili mo lang, para sa pamilya mo, para sa ibang tao, para makatulong ka sa panahon ng kahirapan. Amen. That's the reason why we need to prepare. The ants speaks of preparations. Amen? Ako po, may credit card ako. Pero may disiplina ako. May disiplina ako. Amen? Alam ko pa paano gumastos ng tama. Amen? Diba may sinasabi ako madalas, buy what you need, do not buy what you want. Kasi kung wants lang, marami tayong gusto. Pero tanong, kailangan mo ba yun? Nakikinig kayo? Yes. Ang ants speaks of preparations, paghahanda. Maghanda tayo sa mga pagsubok dahil darating yan, whether you like it or not. Darating ka dyan, susubukin ka. Pati pera mo, pati pamilya mo susubukin, pero kung meron kang preparations, kaya mo siyang harapin. At iyan ang tinuturo ng mga landam. Alam niyo, may mga ilang pambagay na matututunan natin sa landam. Makinig kayo. Isang bagay na matututunan natin sa mga landam, ants work with what they have been given. Ang mga landam, kung anong binigay sa kanila, trinatrabaho nila, ginagawa nila ng buong sipag. Kayo, mayroong mga binigay sa inyo ang Diyos. Sa ministry, may mga task na binigay sa inyo. Ang tanong ko, ginagawa mo ba yung task na binigay sa iyo ng Diyos? Ang mga ants, they work with what they have been given. They work diligently. Masipag sila kung anong binigay sa kanila, ginagawa nila. Amen? Hindi nila tinutulugan. Amen? Kung estudyante ka, pag-aral ka. Amen? Kung ano yung binigay sa iyo, trabahuin mo. Huwag kang tatamad-tamad. Yan ang tinuturo. Diba? Yan ang talk kanina ni Brother Arvin, no? Na ang lingkod ng Diyos, kung manggagawa ka ng Diyos, sumpain ang manggagawa na walang ginagawa. Dapat may ginagawa ka kasi kaya ka nga manggagawa eh. Kasi may gawain na binigay ang Diyos sa'yo. Amen? So, ants work with what they have been given. I think of Joseph. Tinayo si Joseph. Alam niyo si Joseph, manunotis niyo kay Joseph sa Bible, he was always second in command. Palagi siyang pangalawa in command. Sa kanyang tatay, second in command siya. Kay Potiphar, di ba, nung naging slave siya, naging second in command siya. Sa prison warden, pinagkatiwalaan siya. At finally, doon sa Pero, yung hari ng Ehipto, second in command din siya. Bakit? Sapagkat si Joseph, ginagawa niya kung ano ang ibinibigay sa kanyang task. Kung anong trabaho na binigay sa kanya, may nakakakita man o wala, may nakaka-appreciate man o wala, patuloy siyang gumagawa sapagkat yun ang ibinigay sa kanyang gawain. Amen. Amen? Alam niyo, you cannot please everyone. Pero gawa lang. Ako hindi. Alam ko, may mga taong ayaw sa akin dito. Pero okay lang. Gagawin ko pa rin ang trabaho ko sapagkat trabaho ko ito eh. Binigay ng Diyos sa akin ito eh. It doesn't matter sa akin kung ayaw nyo.
Basta ako magtatrabaho ako, dahil ito binigay ng Diyos sa akin. I-share ko kung anong binigay na task sa akin ng Panginoon. Amen. Amen. Work what you have been given. Work what you have been given. Ano sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 10? Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Whatever your hand finds to do, do it with all your might. Yan ang sabi ng Ecclesiastes 9 verse 10, ano man ang ginagawa mo, ipagbuhusan mo ng iyong buong makakaya. You first must accept what you have been given. Tanggapin mo kung saan ka nilagay ng Diyos. Tanggapin mo kung anong binigay sa'yo ng Diyos na gift. Tanggapin mo kung anong trabaho ang binigay ng Diyos sa'yo. You must first accept what you have been given. Amen? Alam nyo, what you are learning to do now will be used in the days to come. Kung ano yung natututunan mo ngayon, kung anong mga bagay na natututunan mo ngayon, balang araw magagamit mo yan. Yan ang tinuturo ng mga langga, mga kapatid. What you are learning today will be used in the days to come. Mga kapatid, God may have put you in the desert or wilderness, but the palace of Pharaoh is right around the corner. Pari ngayon nasa desert ka, pari ngayon nasa ilan ka, pari ngayon nagsasuffer ka, pero yung palasyo ng paraon malapit na. Malapit na sa buhay mo. Amen? Trabaho lang. Gawin mo lang kung ano yung task mo. Number two, alam niyo yung pangalawang bagay na dito tayo sa ants muna ha? Ang pangalawang bagay na makikita natin sa ants, hindi lamang sila ginagawa nila kung ang bigay sa kanila. Ants do not wear out easily. Ants do not wear out easily. Ang mga halangga, hindi sila madaling mapagod. Hindi sila madaling sumuko. Amen? I have never seen an ant that didn't have an agenda. Wala kayong makikita mga langgam na walang agenda. Lahat ng langgam may ginagawa yan. Mayroon yung silang agenda. Kaya nga, hindi sila napapagod. Hindi sila basta-basta sumusuko ang mga langgam. Sabi ng Galatians 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good, for in due time we shall reap if we do not lose heart. Huwag daw tayo magsawa sa paggawa ng mabuti dahil pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, aani ka kung hindi ka magsasawa. Amen? Mga manggagawa, huwag kayong magsawa magpakain sa mga preachers, magpakain sa mga choir, magpakain sa mga attender. Huwag kayong magsawa dahil balang araw aanihin yung lahat yan. Yun ang sabi ng Bible. Huwag natin bantayan ang di gumagawa. Magpatuloy ka lang dahil aanihin mo mabuti mong ginagawa. Don't let yourself wear out in the kingdom. You are preparing yourself for a great reward when right time comes. Huwag kayong mapapagod mga kapatid. You must stir up what God has given you. Do not let yourself grow tired of God's work. Huwag kayong mapapagod. Si Joseph, hindi siya napagod gawin ang trabaho na binigay sa kanya. Ito yung pangatlo na kita ko sa mga langgam. Ang mga langgam, hindi lang sila nagtatrabaho sa kanilang binigay sa kanila. Ang mga langgam, hindi lang sila basta, hindi lang sila yung basta sumusuko. Ang mga langgam, ants do not waste time complaining. Ants do not waste time complaining. Ang mga langgam, hindi sila nagsasayang ng oras para magreklamo. Pansinin nyo, when you knock down their anthills, kapag naatakan nyo yung kanilang mga burol o mga lambak na kanilang inipon, anong gagawin ng mga langgam? They don't sit around and cry. Hindi sila nagpipity party. Ang ginagawa ng mga langgam, they just start over. Nagsisimula ulit silang mag-ipon. Amen? Ganon ang mga langgam, mga kapatid. Hindi sila dito na waste time complaining. Hindi sila nagre-reklamo kapag nasira ang kanilang mga inipon na apakan mo. Hindi sila iiyak, hindi sila maaawa sa sarili nila. They will start over again.
mag-uumpisa ulit sila. Amen? Ito ang tinuturo ng Diyos sa atin, na kapag nabigo ka, bangon ulit. Huwag kang susuko. Kapag bumagsak ka, bangon ulit. Magpatuloy ka. Kapag nag-fail ka, hindi ibig sabihin na failure ka na. No, patuloy lang. Yan ang tinuturo ng mga langgam. They don't waste time complaining. Amen? Maraming mga tao, pagpagbibigat ng trabaho, lalo sa gawain ng Diyos, puro ako na lang. Puro ako na lang nag-aabuno. Puro ako na lang nagbibigay. Amen? Mga kapatid, sabi ng Bible, God loves a cheerful giver. Mahal ng Diyos ang mga kusang nagbibigay. Ang mga nagbibigay na magaan ng kalooban. Amen? Palapakan natin si Yahweh sa dali. Sabi ng Galatians 6:7, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reap what he sow. Kung anong tinanim mo, aanihin mo. What you sow today, you reap tomorrow. And today you are reaping what you sowed yesterday. Mga kapatid, kung anong tinanim mo ngayon, aanihin mo yung bukas. At kung anong inaanim mo ngayon, yan yung tinanim mo kahapon. Yun yung tinanim mo ng mga nakaraan. So yan ang tinuturo ng langgam sa atin ay paghahanda. Speaks of preparations. Ang pangalawa na hayop na binanggit sa Bible, na binasa natin, the coney. Ang coney, ang mga kuniho. Kung ang langgam speaks of preparation, ang coney speaks of habitation. Ano ibig sabihin ng habitation? Yung tirahan. Mga kapatid, ang mga kuneho, alam nila kung saan sila titira. Alam nila kung saan sila magkukubli. Alam nila kung saan sila mananahan. Kaya, speaks of habitation. Pakinggan nyo. What they are not. Ano ba yung hindi ang kuni? They are not powerful. Hindi sila makapangyarihan. Pero wise sila. Bakit sila wise? Wise because they know where to stay. Alam nila kung saan sila dapat manirahan. Alam nila kung saan sila dapat magkubli. Mga kapatid, makinig kayo. Ano ba yung mga coney? Nag-research po, kunting research. Ang mga coney, ito yung maliliit na kulay abo ng mga rabbit. Parang family sila ng rabbit, pero kulay abo sila na maliliit at nakatira sila sa malalaking bato, mga kapatid. Para pag may predator na aatake sa kanila, hindi sila basta masasaktan kasi sila ay nasa ilalim ng malalaking bato. In order to get at them, you need to knock down a mountain of rocks. Para makuha mo sila, kailangan mo munang tibagin ang malalaking bato. Kaya wise sila dahil alam nila kung saan sila magtatago, saan sila magkukubli. Kaya ito'y nagsasalita sa atin about habitations, mga kapatid. Makinig kayo, ah. Alam niyo ang Hebrew ng coney is shakan. Ang ibig sabihin, the hider. Alam niyo, ang unang aral na makikita natin, matututunan natin sa mga coney, the coney is aware of its own weaknesses. Ang mga kuneho, alam nilang kanilang kahinaan. Nare-realize nila na mahina sila. That's why, nagde-depend sila on something greater than itself for safety and security. Kaya pumupunta sila sa malalaking bato. Doon sila nananahan. Ang habitation nila, ang habitat nila, malalaking bato. Kasi alam nila ang kanilang kahinaan. Pag may mga predator, madali silang masukol. Madali silang madaig. Kaya alam nila ang habitation nila, mga kapatid. It goes to the rock. Mga kapatid, ang tanong ka sa inyo ngayong hapon, are you aware of your weaknesses? Are you aware of your weaknesses? Alam niyo ba ang inyong kahinaan? Nakikita niyo ba ang kahinaan ninyo? Then kung alam ang kahinaan mo, gayahin mo mga koni. It goes to the rock. At alam niyo ba, pag sinabing rock, sa Bible, iisa lang ang rock, si Jesus Christ. Kung mayroon kang kahinaan,
Huwag kang magpubli sa kwarto mo. Huwag kang magtago sa bisyo mo. Doon ka, pumunta kay Jesus, the rock of your salvation. Amen. Alam nyo, kung di mo nakikita ang kahinaan mo, kawawa ka. Kasi pag di ka aware sa iyong weaknesses, magiging mapagmataas ka at umpisa yan ang pagbagsak mo. Paglalaroan ka ng kaaway. Naalala niyo si Samson? Hindi siya aware doon sa kanyang weaknesses. Tinuro niya kay Delilah ang kanyang buhok. Pag ginupit, hihina siya. Anong ginawa sa kanya? Pinaglaruan siya ng demonyo. Amen? Dapat aware tayo sa ating weaknesses. At kapag alam natin ang ating kahinaan, isa lang ang pwede mong takbuhan. Si Jesus. Amen. Si Jesus. Amen? Yan ang una nating matututunan sa Connie. The Connie is aware of its own weaknesses. Pangalawa na matututunan natin sa Connie, the Connie is not ashamed to know he needs power greater than himself. The Connie is not ashamed that he needs power greater than himself. Hindi siya nahihiya, no, na kailangan niya ang mas higit na kapangyarihan. Mas hindi siya nahihiya na kailangan niya ang tulong, kailangan niya ang lakas na higit sa kanya. Alam niyo, isa sa main temptation sa isang tao, yung magkaroon tayo ng mentality na, I can do this alone. I can do this alone. Yan ang main temptation sa isang anak ng Diyos. Yung sabihin mo, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. The truth is, you need help. Especially, you need God. Kailangan mong Diyos. Amen? Kailangan natin yung attitude na nagsasabi, Lord, hindi ko ito kaya kung wala ka. Hindi ko ito malalampasan kung di mo ako tutulungan. Kailangan kita. Mahina ako. Ikaw lang ang aking kalakasan. Tulungan mo ako. Amen? Ito yung Connie. They are not ashamed to know that they need power greater than themselves. Mga kapatid. Ano sabi ng Psalms 62 verse 6 to 7? He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Tanging salama ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko, ang aking kalasag, aking tagumpay sa lahat ng oras. Ang kaligtasan ko, aking karangalan ay buhat sa Diyos, nasa Kanya lamang. Siya ang malakas kong tagapagsanggalang, matibay na muog na aking kandungan. Do you have a hiding place in God? Do you have a shelter in God? Mga kapatid, anong ginagawa mo? What do you do when the enemy is after you? Do you try it? Or do you try to do it alone? By yourself? Ginagawa mo yung mag-isa? Pag ginagawa mo yung mag-isa, failure is awaiting you. Kapag mag-isa ka lang, sabi mo, di ko kailangan ng Diyos, di ko kailangan ng tulong, di ko kailangan advice ng iba, babagsak ka. Amen. Mga kapatid, sabi ng Psalm 61 verse 2, from the ends of the earth, I call to you, I call as my heart grows faint, lead me to the rock that is higher than I. Mga kapatid, what is your escape? What is your escape? Saan ka ba tumatakas? Saan ka ba tumatakbo kapag may problema ka? Will it be the bottle? Yung bottle ba ng red horse? Will it be drugs? Will it be barkadas? Yung bang state mo? Mga kapatid, or will it be your prayer closet? Kapag may problema ka, saan ba ang state mo? Saan bang takbuhan mo? Saan bang takas mo? Botelya ba? Drugs ba? Barkada ba? Or prayer closet mo? Ano sabi ng Bible? Matthew verse 6, chapter 6, verse 6. When you pray, go into your room,
close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyong kantimpala. Amen! Ang tinuturo ng Panginoon sa mga koni, yung habitation. Saan ka dapat tumakbo? Saan ka dapat tumakas? Saan bang scape mo? Saan bang habitat mo? Yan ang tinuturo ng koni. Ang mga koni sa malalaking rocks, mga kapatid, sa mga bato. At ang ating rocks ay walang iba kundi si Jesus Christ. He is the rock of our salvation. Amen? Yun ang dapat mong takbuhan. Pag may problema ka, sa tao ka tatakbo, i-chichismis ka pa niyan. Sa Diyos ka tumakbo. Sa Kanya ka magpubli. Amen? Ang pangatlo, na hayop na binanggit sa ating binasa, mga locust. Alam niyo ba yung mga locust? Ang mga locust parang grasshoppers po, pero malalaki ito. Ang tawag nyo sa Tagalog ay balang. Hindi tikbalang ha, balang. Iba yung tikbalang. Ang mga locust, mga kapatid, kung ang ants speaks of preparations, kung ang pony speaks of habitations, ang mga locust speaks of cooperations. Cooperations. Bakit? Alam nyo, ano ang wala sa mga balang? What they don't have, wala silang king, wala silang hari. Pero wise sila. Wise because they know there is strength in numbers. Alam nila, may strength in numbers. Pansin nyo yung GSW, yan ang sasabi na palagi doon, strength in numbers. Ang mga balang, alam nila, wala man silang hari, pero dahil marami sila, pag nagkaisa sila, malakas sila. Amen? Nakikinig kayo? Alam nyo po, itong isang research ko, yung mga locust can consume 20,000 tons of vegetation a day. Kaya nila ang 20,000 tonelada ng mga kulay kainin sa isang araw lang. Ganun sila katitim, mga kapatid. Nalalamin nyo, isa sa mga plague sa Egypt, yung plague ng locust, nang pinadalahan sila ng salot, isa doon yung salot ng mga balang. Consider yung damage na ginawa ng mga locust sa Egypt. Maliliit lang ito, ha? Pero, nagkaisa, mga kapatid. Wala nag-uutos sa kanila, pero malakas sila dahil sila nagkakaisa. Kung napanood niyo yung movie na The Birds, mapapanood niyo doon, sa movie na yon, na-overcome nila ang humans, ang mga tao, dahil nagkaisa ang mga ibon at ibang hayop. Sa movie na The Birds. Ang tinutukoy ko, mga kapatid, napaka-importante ng cooperation. Kahit hindi tayo mayayaman, kahit hindi tayo malalakas, kahit hindi tayo ma-influensya, pag nagkaisa ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, malaki ang magagawa natin. Cooperation. Kahit dito sa PCC 39, alam nyo, naniniwala ako, ang Diyos pwedeng maggawa ng revival sa PFCC 39 kung magkakaisa lang tayo. Kung magsasama-sama lang tayo. Amen? United we stand, divided we fall. Amen? Magkaisa tayo. Yan ang tinuturo ng mga locust. Speaks of preparations. Kaya mapapansin ninyo, no wonder si Jesus sa John 17, ang prayer niya that we may be one, no, as He and the Father are one. Yun ang prayer niya sa John 17, na tayo'y magkaisa kung paanong iisa ang Panginoon at ang Kanyang Ama. So yun ang tinuturo dito, mga kapatid ng Lucas, cooperation.
kahit sa pamilya, huwag na lang tayo pumunta sa malaki na organization, kahit sa iyong pamilya, kapag ang pamilya ay nagkakaisa, magulang, anak, kahit anong crisis ang dumating dyan, maniwala kayo, magsusurvive yan kapag nagko-cooperate ang pamilya. Magtulungan ang mga anak, magulang. Mga kapatid, magtatagumpay kayo. Kaya nga, ito ang tinuturo ng Panginoon sa ating lahat. Put aside differences, foolish differences, for the sake of Jesus Christ. Isang tabi natin ang ating mga pagkakaiba. Isang tabi muna natin yung mga ayaw natin sa isa't isa. For the sake of Jesus, andito tayo isang ating goal. Makapagdala tayo ng mga tao sa langit, hindi sa impyerno. Amen? So, yan po ang tinuturo. Now, speaks about cooperations. You know what? Cooperation destroys competition. Amen? Now, pupunta ako sa panghuli kasi naubusan ako ng oras. Una, langgam. Speaks of preparations. Pangalawa, koni. Speaks of habitations. Pangatlo, low cost. Speaks of cooperation. Ang pang-apat na binanggit dito, lizard, mga langgam, speaks of aspiration. Aspiration. Alam niyo kung bakit? Diba, nabasa natin kanina, ang sabi doon, ang mga langgam, ang mga butiki, maliliit sila, madaling tuyumin. Pero nandun sila sa mga palasyo. Amen? Alam niyo, what they are not easy to catch. Small, insignificant. Pero ang mga lizard wise. Why? Because he doesn't let its shortcomings bring self-doubt. Hindi nila pinapayagan na ang kanilang kahinaan, ang kanilang mga shortcomings ay magdala sa kanilang pag-aalinlangan. Manunotice ninyo ang mga butiki, maliit sila, unimpressive, madali mo silang mahuli, madali mo silang hawakan, makuyin ng palad mo. Pero, they still find way into the greatest place on earth, places on earth. Nakakarating sila sa mga palasyo. Amen? Kahit sa White House, mayroong butiki doon. Amen? Yan. Alam nyo, may mga interesting fact ako napag-aralan sa mga lizard na may aral sa atin. Makinig kayo. Dahil dito ako magtatapos. Unang interesting fact about lizard. The tail of lizard, some lizard, separate from the body when the lizard is dropped. Kapag ang mga butiki na hawakan mo, ang isang ginagawa nila, kusa nilang pinuputol ang kanilang butok na iiwan. Kapag nag-grab sila, and the tail that is left behind wriggles, confusing the predator. Ang purpose pala nila nun, kaya nila sinasadya na maputol ang kanilang mga buntot pag nag-grab sila para ma-confuse yung kanilang mga predator. Para mapunta ang attention ng kanilang predator sa tail nila at sila makaka-escape sila. Mga kapatid, makinig kayo. Ang lesson nito sa atin, alam niyo kung ano? They are willing to let go. They are willing to let go. Sabihin nyo nga, let go. Mga kapatid, bitawan, pakawalan. Marami sa atin makinig kayo, mga kapatid. Gusto ko pakinggan nyo ito sa huling pagkakataon. Marami sa atin nahihirapan ang damdamin natin kasi may mga bagay tayo na hindi natin kayang bitawan. Hindi natin maligo, mga kapatid. Marami sa atin nagsasuffer ang ating damdamin. Matagal na nakabiguan, matagal nang narinig na hindi maganda, hanggang ngayon, hindi mo pa rin mapakawalan. Inaalagaan mo sa puso mo. Sino ngayon ang nahihirapan? Ikaw. Hindi ka matutong mag-let go, mga kapatid. Amen? Niloko ka na, pero namimiss mo pa rin yung ex mo. Amen? Let go. Let it go. Let it go. Amen? Mga kapatid,
Some of us need to learn how to let go in order to build. Learn to let go in order to grow. Amen. Gusto mo mag-grow? Matuto kang mag-let go. Nalala ko yung isang bata, nahulog yung kanyang coin sa isang awang ng sahig nila. Dinukot ng bata yung coin at nang kinukuha na niya, hindi na niya mailabas ang kanyang kamay. Nung makita ng tatay, umiyak yung bata, sabi niya, bitawan mo yung coin. Nang bitawan niya, nailabas ang kanyang kamay. Maraming taong ganyan. Hindi tayo, lalo tayong nahihirapan kasi meron tayong mga bagay na di natin kayang bitawan. Amen? Maling mga habit, maling mga attitude, amen? Maling relasyon. Pag hindi yan mabitawan, nagpapahirap sa iyo yan. Amen? Let go. Yan ang tinuturo ng mga butiki, mga kapatid. At alam nyo, mayroon nagsabi, Christian maturity is mastering the art of letting go. Ang pangalawa na interesting fact about lizards, lizards never stop growing. Ang mga lizard, when they outgrow their skin, they shed it off. Ganun ang mga butiki. Kapag lumalaki sila, kasi hindi sila, patuloy silang lumalaki, pag sila lumalaki, nilalaglag nila ang kanilang balat para lang lumaki sila. The lizard is willing to cut its losses in order to move to the next stage of life. Para sila makapagpatuloy sa panibagong yugto ng buhay nila, kailangan nilang bitawan o ilaglag ang mga bagay na pwede nilang bitawan, mga kapatid. Kaya nga, is there a bad attitude that needs to be cut off? Alam nyo, kailangan natin lahat dito, including me, myself, we need surgery from God. Kailangan natin magpa-opera sa Diyos. Kailangan may mga junk sa buhay natin na kailangang itapon. Kasi pag ang mga junk na yan ay manatili dyan, it will consume you. Kakainin ka ng basura na hindi mo kayang itapon sa buhay ko. Amen? God has a great things for you. God has a plan for you. A good plan. And this plan do not depend on your ability. Do not depend on your giftedness. Alay si Moises, sabi ni Moises, Lord, I cannot speak well. Pero ang sabi ng Panginoon, who made your mouth? Who made your lips? Sino bang gumawa ng bibig mo? Kasi ang sabi niya, I am not an eloquent speaker. Hindi ako magaling magsalita. Pero sabi ko nga kanina, great things come in small packages. Ang mga dakilang bagay nagmumula sa mga maliliit na lalagyan. The value of something does not depend upon its size. Kumay tayo lang, mga kapatid. Aspirations. Itong mga lizard, meron silang aspirations.